Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niyang paggagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong Taytig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Reveal yourself unto us.
reveal your will unto us, God. Your divine purpose, Father God, sa bawat buhay namin lahat. Lord, sa oras pong ito, kami po ay nakikinig, patanda akong pakinig. At isa sa kabuhay po namin ang lahat ng aming mapapakinggan. At ngayon pa lamang, dahil ang Ama, we want to give you all the thanksgiving. Sabagat alam namin ang kagalingan, ang kalusugan, ang kalakasan, at sagot sa aming mga panalangin ay narito na po. Hindi lamang po para sa amin, maging sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, sa atmang panig ng Pilipinas, pupundo na aron ngayon. Kaya kayong malamang Ama, kunin niyo na po lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa'yo magsabi ng amin. Palakpakan natin ang palakpakan ng Lord. Tumupo tayo ng may pag-aalang sa banal na presensya ng Diyos. Last Sunday ay napakaganda ng mensahe. Pinamagata, where are the dead? Nasaan ang mga patay? No, sapagat napakaraming aral, puro, hakahanga, puro-puro opinion ang ating kinumulatan at ating napakinggan. Pero napakagandang where are the dead na iyon na ay magtuturo sa atin yun, saan pa talaga napupunta ang mga patay. Kaya kung hindi kayo nakadalo o nakadaluman kayo, nakapost ngayon sa FB, nakapost ngayon sa YouTube, panuuri na ninyo at panuuri nyo kung kulit. Itag ninyo sa mga kaibigan ninyo para bago sila mamatay, ay pumunta sila ng langit at di sila pumunta ng impyerno. Inuulit ko po, nakikinig po ba kayo? Ito po ay hindi nyo pinapakinggan lamang. Ito po yung gagawin ninyo. Kaya pwede yung nasa katabi mo, gagawin ko. Ang pamagat ng mensahe na Sunday ay where are the dead? At yun ay panoorin nyo muli sa FB at sa YouTube. Itagmin nyo sa mga friends ninyo, sa mga relatives nyo around the world. Upang sa ganoon ay malaman din nila, no? Na merong langit at may impyerno at makatiyak sila sa buhay ng walang hanggan bago sila mamatay. Amin po ba? So, yung DVD ay orderin din ninyo at magkaroon din kayo ng sariling sipin. At pwede nyo pong ibigay sa mga mahal nyo sa buhay. Kung magbibigay kayo ng regalo, isama nyo yung DVD niya. Amin po ba? Kayo po ba'y nagbibigay ng regalo? Nabibigay kayo ng regalo, lalo na itong December, January, o mga birthday nila, isama nyo yung mga DVD niya, napakaganda, Where Are The Dead? Kasabay ng napakagandang turo, napakalangas ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. So last Friday naman, wala ito sa FB, wala ito sa YouTube, hindi ito ilalagay sa FB at hindi ito ilalagay sa YouTube. Kaya umorder kayo ng sarili ninyong DVD. Maliwanag po ba? Paliwanag po ba yun? Hindi ito ilalagay sa YouTube, hindi ito ilalagay sa FB. Kaya kung maghihintay kayo na ito ipopost sa FB at sa YouTube, hindi po. Hindi po, ito po exclusive for the Kingdom of Jesus Fellowship members. Amen. So kung hindi kayo nakadalo last Friday, umorder po kayo ng DVD. At hinding-hindi po kayo mabibigo. Sabi nga po ni Sister Christe M. kanina, merong bigat sa kanyang katawan, merong pangihina sa kanyang katawan na inalis at gumaang po yung kanyang pangakatawan. Ano po, at sabi nga po ni Ate Flor kanina ay talagang tara sa puso niya. No? Bagamat nasa gilid lang siya, iyak siya ng iyak. At ang sabi ng Diyos sa kanya ay bigay niya ang buhay niya ngayon sa Panginoon. At tayo naman kay Ate Rebecca, may parang kumislap sa kanya. No? At ang sabi nga niya po ay, sinabi sa kanya ng Diyos, dami nang nasayang sa buhay mo. So maglipod ka na ngayon ang totohanan, huwag ka na pagsayang pa ng buhay. Maraming mga kapatid, kagaya ni Pastor Roan, na hindi niya saan na gusto pumunta, pero na-bless po siya ng araw na yon. At hindi lamang po siya, lahat ng dumalo ay nagkaroon po ng direksyon. Kaya kada sa ating kadagawain natin, haatin tayo. Pagpag natin iisipin na ordinaryong gawain lang yan, mag-expect tayo palagi ng mga dakilang bagay. At lagi natin pinapriority ang Diyos sa ating mga buhay. No? Kasi kumbaga minsan maraming tao kung kailan huli na ang lahat, saka sila.
saka sila nagsisisi, ay huli na ang lahat. Minsan, sa mga ganyang outer fellowship, ano po, hindi yung swimming pool, hindi yung swimming, it's not the place. Hindi po. Ang mga mahalaga puron, ang mahalaga puron ang pinsahin ng Diyos na kanyang ibababa. Kaya maaaring yung iba ay, no, ang iba hanggang ngayon, wala pa rin, di pa rin naka-attend. Magsiswimming lang, mag-outdoor lang, mag-outing lang, eh di pumunta lang kami ng Boracay, mahaba-haba pa. Mas maganda pa ron. Pupunta na lang kami ng Puerto Galera. Pupunta na lang kami ng underground river sa Palawan. No? Pupunta na lang kami sa mga magagandang mga scenic spot ng Pilipinas o mga magagandang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa. Bakit pa kami dadalong sa mga outdoor na ganyan? Hindi naman maganda yung place. Ordinary lang yan. Pero yun ang palaking pagkakamali ng marami. Amen. Malaki. Sapagkat sa bawat gawain, lalo na ng outdoor fellowship na iyo, napakalakas ng buhos ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mangandong ka na, umalis ka pa, mas napahalagahan mo pa ang kita, mas malaki ang nawala sa iyo. At kung ikaw naman ay hindi pumunta sa maraming pandaraya ni Satanas na sumaksak sa isip mo, tinanggap mo naman sa iyo. Ngayon, meron kayong chance. Ngayon ay orderin nyo na yung DVD. Huwag nyo tingnan kung magkano yung offering nyo kasi hindi naman offering yun. O hindi naman bayad yun, offering lang yun. Maliwanag po ba? At kahit na nga naluna ho kayo, orderin nyo pa. Sapagat napakaganda ng mensahe. Huwag susuko. Sapagat kung kailan ka wala nang magagawa, nandun ang tagumpay ng Diyos. Yun po ang mamagat. Huwag kang susuko sapagkat kung kailan wala ka nang magagawa, nandun ang tagumpay ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang ating pagkakas sa buhay. Yan na po ba ang palakpak ninyo sa Diyos? Kaya po, maraming tao ay patuloy na bigo at patuloy na mabibigo sapagkat hindi nila pinapahalagaan ang mga tunay at mga magagandang gawain ng ating Panginoong Hesukristo. E tao ba ho ba rito? Inuulit ko, napakaganda ng mensahe na Sunday, where are the dead? Kailangan yung itong orderin at sa pagbibigay nyo ng mga regalo, ito po ay isama ninyo sa mga pagbibigay nyo ng regalo. Pangalawa, itagmin nyo sa inyong mga friends, nakapost yan sa FB at saka sa YouTube, Kingdom of Jesus, at sa YouTube, KOJM. Take po yung KOJM, lalabas po yun. Ano po? At patuloy po itong panuorin, sabagat napakaganda, patuloy po pakinggan. Orderin po yung DVD sapagkat kailangan magkaroon ka ng sariling CV niya. Sapagkat hindi alam ng marami kung saan sila pupunta pagkatapos ng kanilang buhay sa mundong ibabaw nito. At yung last Friday, sabi ko nga sa mga kapatiran, one of the best messages I've ever preached upon my entire life. Sa tanang buhay ko, yun ang pinaka-the best na preaching na ipinangaral ko. Grabe talaga yun. Iba't-ibang manifestation. Sa bawat dumalo, iba't-ibang manifestation talaga. Hindi maintindihan, hindi maipaliwanag. Kaya Ate Rebecca, parang may kisla. Sipin mo yun. Kaya Ate Flor, tara. Kaya Ate Yuri, nakaka-bless. Isang paghamon, wala na talagang talikuran ito. Tuloy-tuloy na talaga ito. Napakaganda talaga, grabe talaga ito. Kaya orderin po ninyo yung napakagandang DVD na ginawa natin last Friday. Hindi yon ipopost sa FB at hindi ipopost sa YouTube kahit kailan. Yung po ay pinangaral ko lang para sa Kingdom of Jesus Fellowship. At kung ito'y mapapanood at mapapakinggan ng buong mundo at kayo ay hindi nyo mapapakinggan, hindi nyo mapapanood, kaawa-awa kayo. Kaya I made that message, no, is exclusively for the Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya bago matapos ang gawain natin, murder na kayo, sister mo. Para sa darating na Sunday, magkaroon kayo ng sarili niyong CV. Amen? Huwag susuko.
Sapagkat kung kailan ka wala ng pagagawa, andyan ang katagumpayan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Glory to God. Kulang lang yung oras natin para tawagin pa yung mga ilang kapatid natin. Hindi man lahat para magpatotoo. Pero alam po ba ninyo, nakaka-bless talaga last Friday. Masyadong biglaan po yun. At ating pumplinano na Saturday ka sana yun. Pero na-move natin ng Friday dahil nga yung mga taga-pampagat may baisiha, eh kailangan mga dalo, eh pag Saturday natin gagawin, gabi pa sila uuwi, maaga silang darating, gabi sila uuwi, tapos may mga gawain pa tayo. Para sa inyong kaalaman, may gawain tayo ng Sunday sa Gimba may baisiha. May gawain tayo ng Sunday sa Gapan may baisiha. May gawain tayo ng Sunday sa Kabiyaw may baisiha. May gawain tayo ng Sunday sa San Luis Pampanga, sa Luso Pampanga, sa Simulpuyon. So meron tayong mga gawain sa iba't ibang lugar. So kung gagawin natin ng Friday o Saturday, mas medyo mahirapan sila. So na-request na lang na i-move natin. So nagkaroon tayo ng pag-move at nag-text brigade na lang tayo. Sabi nga ng mga kapatid natin, "Apay, lingkod ng Diyos, biglaan lang mo ito." Tapos nag-usog pa tayo. Pero ang dami natin! Sabi ka nun, alapakan natin si Lord! Hallelujah! Inanapalapak natin si Lord! At hindi lamang po marami kami. Tayo ng oras na yun. Talagang grabe, hindi po yung pagkain lamang, dahil yung pagkain ay umaapaw, yung saya ay umaapaw, yung bonding ay umaapaw, yung fellowship ay umaapaw, no? Yung swimming ay umaapaw. It's not the place, it's not the food, ano po? No? But it's the fellowship, the fun, the bonding, the fun. But most especially, grabe yung napakagandang aral. At napakalakas na buhos ng kapangyarihan ng Diyos. Grabe. Ganun palagi ang Diyos eh. Ano po? Laging meron siyang nakahanda ang the best para sa atin. Kaya it's not yet late. It's not too late. Orderin ninyo yung DVD. Huwag nyo sabihin, aabangan namin sa FB, hindi mo po sa FB. Iaabangan namin sa YouTube, hindi mo po sa YouTube. Orderin po ninyo. Maging yung mga nasa ibang bansa, hindi nyo mahintay. Hindi ipopos. Bakit? Sapagkat nakapanghihinayang. One of the best messages I've ever preached in my entire life. At kung ito ay makukuha ng mundo at maisa sa kabuhay nila na punong-puno pa ng kapangyarihan, tapos yung mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship, hindi ito maririnig, hindi ito mapapalad, hindi ito maisa sa kabuhay, malaking panghihinayang. Kaya ang aking payo, dalong at agawain, orderin ang mga DVD, lalo na yung last Friday, Where Are the Dead, yung last Friday natin, yung outdoor fellowship natin, don't give up, magsusuko, sapagkat kung kailan ka, wala nang magagawa, nandun ang katagumpayan, ibinibigay ng Diyos. Amen? Glory to God. Talagang grabe ho talaga, unexplainable. I myself, talagang grabe. Alam mo ninyo, nakatama din ako ng pagod ng oras na yun, ng araw na yun. Pero talaga, iba talaga ang joy. Pakisabi natin, inexpressible. Say it, inexpressible. Glorious joy. Yan ang pamagat natin ngayon, sequel ng preaching ko ng last Friday. Yan, inexpressible and glorious joy. Ano ibig sabihin niya? Hindi maipaliwanag, unexplainable, hindi masambit, hindi mabanggit na maluwalhating kagalakan. Amen? At saan natin makikita yan? In the book of 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Diyan po siya kinuha. Inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result
of your faith, the salvation of your souls. Okay, sabi natin, inexpressible and glorious joy. I-post natin muli yung ating title. Inexpressible and glorious joy. Hinango sa 1 Peter 1:8 and 9 na siya nating text sa oras nito. Hindi maipaliwanag, hindi masukat, unexplainable, immeasurable, unfathomable, glorious joy. Yan. Kailan ba nangyayari na tayo ay nagkakaroon nito? Ngunit bago ang lahat ay gusto ko ipaalam sa inyong lahat yung ating intro na ang inexpressible and glorious joy is not an artificial joy. Hindi yan artificial. Yung mga nakangiti, tapos ang puso naman ay nakangiwi. Musta ka na? Ito, saya-saya. Pero ang puso ay nagdurugo. Hindi yung ganun. Hindi rin yun yung joy na ibinibigay ng mga clown, no, na panandali ang ligaya ng iyon. Hindi rin yun yung panandali ang aliw. Maraming nag-aalok ng panandali ang aliw, no? Hindi rin yan, no? Not an artificial joy, but true joy. Tunay na kagalakan. Amen? Inexpressible and glorious joy. Palakpakan natin si Lord. At sa araw at oras na ito, nais ng Diyos na maranasan mo yung inexpressible and glorious joy na ibinibigay ng ating Panginoong Hesukristo. No? Tingnan natin ang number one, tingnan natin, no? At ang sabi nga noon, inexpressible and glorious joy comes when we got born again. Yan. Ang mga hindi born again, I'm very sorry sa mga religious people, sa leader ng religion, wala sila dito. Nililiwanag ko lang, tangi ang mga born again Christian lamang ang nakakaranas ng inexpressible and glorious joy. Truly they have joy, but not true joy, but not inexpressible, not glorious joy. Naunawaan po ninyo ako. Yung iba may happiness. Bakit? Kasi may happenings. Pag wala ng happenings, wala ng happiness. Pero iba ito. No, this is not an artificial joy, a panandali ang aliw, but a true, inexpressible and glorious joy. At ito'y nangyayari at nagaganap when we got born again. When we accepted Jesus as personal Lord God and Savior of our life. Kaya, the moment na ma-born again ka, talagang ibang saya ang darating sa'yo. Sayang, hindi mo panaramdaman sa tanang buhay mo. Tama? Yes. Kaya nga sabi sa kanta, it was a grand day when I got born again. It was a grand day when I got born again. Sabi nga sa kanta. Nakikinig pa ba tayo? No? No? When we accepted Jesus as personal Lord God and Savior of our life, nararanasan ang inexpressible and glorious joy. Amen? Kaya inuulit ko, lahat ng nakikinig at nanonood na hindi born again, wala kayo dito. Sorry. Wala talaga kayo dito. Meron kayong religion, nabautismohan kayo, nadoktrinahan kayo, nabinyagan kayo, na-present kayo, na-dedicate kayo, nabautismohan kayo, nakatisismohan kayo, namanyanita kayo, pero wala kayong true joy na sinasabi ng Biblia, inexpressible and glorious joy. Sapagat ito ay nangyayari lamang the moment na isang tao ay naborn again. Yes. Hindi maipaliwanag na joy sa isang taong nakakilala kay Kristo Jesus. At hindi ito nabibili, mga kapatid. Hindi ito nabibili. Ano po? Ano pong sabi sa 1 Peter 1:3 and 4? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth. Ang salitang new birth, it means born again. Nakikinig pa ho ba tayo? Into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya kung tawagin si Christ is the firstborn among the brethren. The firstfruit among the brethren. Sapagkat siya ang unang patay na nagbangon mula sa mga patay. Ano po? At nagkaroon ng katawang paglangit. Pakisabi katawang paglangit. Glorious body,
heavenly body or celestial body. Kaya nung si Christ ay nagbangon mula sa mga patay, yung katawan niyang panglangit, yun ang magiging katawan natin. Amen. Nakikinig pa ba kayo? Yun. Yun ay naglalagos. Pwedeng maglagos na ganito. Ayan. Nakikinig pa ba tayo? No? Yung katawan ni Christ, nung siya'y nagbangon mula sa mga patay, kung tawagin yun heavenly body, glorious body, or celestial body, ganun din ang magiging katawan natin. At ang sabi rito, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, this inheritance is kept in heaven for you. No? Ang sabi rito, no? In His great mercy, He has given us new birth. New birth. Born again. Born anew. Born from above. Born of the Spirit. Born from heaven. Isa lang ang kahulugan niya. Politikole. New birth. Born again. Born anew. Born from above. Born from heaven. Born of the Spirit. Isa lang ang kahulugan niya. Amen po ba? Born again is inilang na muli. Another term is regeneration. Say it, regeneration. Nililis naman ninyo? Pag niyo ako titigin at ganyan, alam ko, guwapo ako, inis na mo. Amen po ba? No. New birth, born again, born anew. Pwede pa, born anew. Born from above, born from heaven, born of the Spirit, born of God, born again. Ibig sabihin ng born again, isinila na muli. Nakikinig po ba tayo? Pinaliwanag ko yan noong Friday. Meron din tayong water baptism. Tingin kayo sa akin. Ang water baptism ay hindi yan church membership. Hindi yan para kamaligtas o mapatawad ang kasalanan mo. Ang water baptism is public confession or public proclamation. Yun ang ibig sabihin nun. Ito yung tubig. Ito yung tubig. Ito ako. Nakikita ako si Ricardo. Pag dinubog ako sa tubig, hindi na ako makikita. Pag ahon ko, hindi na ako yung umahon, si Kristo na sa buhay ko. Galatians 2.20. Amen. Yun ang ibig sabihin ng water baptism, nilulubog ka. Ipinapakita mo publicly, you are proclaiming, confessing publicly, na ikaw ay nawala na. Pag ahon mo, ibang pagkatao mo na, Galatians 2.20. You are now living for Christ. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin ng born again. You are now living for Christ. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, I'm born again. Ikinakasan mo, tingnan mo sa mata. I'm born again. Tigil mo na sulat. Tingnan mo muna sa mata. Huwag ka mahiya. Asama mo sa outdoor yan, hindi mo tinitingnan sa mata. I'm born again. Ay nabubuhay na para kay Kristo. Yan yung mga born again. Amen? People that are living now for Christ. Amen? The life now I live, Galatians 2:20. The life now I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Yun. Ang buhay ko ngayon ay hindi na buhay ko. Sabi nga, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. But Jesus Christ that lives in me, nakikinig po ba tayo? So, alam mo, ang daming mga bersikulo na lagyan ng tono. Kaya kung ikaw ay isang instrumentalist at mga awit, dapat alam mong lahat yan. Eh, hindi po namin alam yan, baka hindi mo inaalam. Pero kung aalamin mo, malalaman mo yan. Ang totoo lang, pwede mo na i-download ngayon yan sa mga, sa internet eh. Ang totoo lang, pupunta ka ng mall, makikita mo yung mga DVD, mga CD, nagkalap, masyadong napakamura. Sale na sale nga ang halaga eh. No? May one take one pa nga eh. So kung talagang gusto mo lang alamin, malalaman mo talaga. May tao mahubar dito. No? So, mga minamahal, pag sinabi natin new birth, it means born again. Born anew,
Born from heaven, born from above, born of the Spirit, born of God. Born again, the regeneration. Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. But it is Christ that lives in me. The life now I live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? Dapat sa ulado mo yan. Ilang versikulo ang sa ulado mo? No? Sa ulado mo yan. Sabi ko nga sa inyo, bakit ang dali kong gumawa ng sermon? Kahit wala akong Bible, nakakagawa ako ng sermon. Manghang-mangha kayong mga kapatid na nakakita sa akin, wala po kayong Bible, ang bilis nakakagawa kayo ng sermon. Upo. Sapagkat nagsimula akong nagbabasa ng Biblia sa umaga. Almasal ko umaga, Bible. At bago matulog, Bible pa rin ang binabasa ko. Amen? Yes. Pati Bible, inuunan ko. Kaya kahit na walang Biblia, walang concordance, walang Bible helps, walang dictionary, I can make a sermon instantly. Nakikinig pa ho ba tayo? Of course, with the help of the Holy God. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Galatians 2:20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but it is Christ that lives in me. The life now I live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Patay na ito. Yan, sabihin mo sa maraming tao, patay na si Jeffrey, patay na. Patay na si Buboy, patay na. Kailan ka namatay? Nung ako'y na-born again, namatay na ako. At ang simula nung ako'y na-born again, hindi na si Ronnie itong nakikita mo ngayon. Ang nakikita mo ngayon ay hindi na si Evelyn. Ang nakikita mo ngayon ay si Kristo na. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. We are the living. Tayo yung mga buhay na patotoo. Mga buhay ng mga anak ni Kristo Jesus. Diba sabi nga sa kanta, I can see in you the glory of my King. Diba? Sino yung I can see in you? Diba? The partner yan eh. I can see in you the glory of my King. Nakikita ko sa iyo ang kalawalatian ng hari. So, kanino mo nakikita ang kalawalatian? Sa Kanya. Amen? So yun ang ibig sabihin ng mga born again Christian. Amen? Na patay na tayo sa sarili natin. Si Abel, patay na si Abel. Matagal ng patay yan. Simula nung na-born again, patay na yan. Kaya kung nagbabalik at nagmumulto ang mga luma niyang pagkatao, sabihin mo, patay ka na. Huwag ka nang babagon pa. Amen? Dahil ang mga patay ay hindi na nagbabalik pa. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi minsan yung luma natin pagkatao, gustong bumalik eh, di ba? Gustong magmulto eh. Gustong magmulto. Nasabihin ng mga luma mong pagkatao, playboy ka, playboy ka. Sabi mo, hindi na ako playboy. Nasa tuwid na daan ako. Straight na ini. Amen. May tao mahuma rito. Misan yung luma natin pagkatao, gustong magmulto. Nakikinig pa ba tayo? Another verse. Tingnan natin. In the book of Titus 3:3-7, at one time, we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved.